Hello, my name is Mylez, and for today ay itutuloy natin ang mga words or Tagalog words na may katumbas na Korean words at mayroong pagkakaiba lamang sa pagkakabikas. Unahin na natin kaagad ang pari. Pari. So ang pari ang nagmimisa or priest in English. So in Korean, ang pagkakabikas ay pari. Pari. Ang ibig sabihin nito ay langaw or housefly. At ang iba pang ang isa pang ibig sabihin nito ay Paris, na kung saan ay makikita natin ang Eiffel Tower. Pari. Pari. At ito ay isa ding langaw. Ang sunod naman ay uri. Uri. So in Tagalog, ang uri ay uri ng hayop, uri ng halaman, or types, kinds in English. In Korean, ang pagkakabikas ay uri. 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 Kapag sinabing uri, ibig sabihin ay we or tayo. Uri. Next ay ani. Ani. Medyo magkaparehas ang pagkakabikas. In the Philippines, we say ani. Ito ay pag-aani ng palay or kung anumang tinanim. In Korean, kapag sinabi mong ani, ani, it means no. Pero ang knowin na ito ay walang paggalang. So, kung gusto mong gumamit ng may paggalang na no in Korean, so we should say anyo, anyo, or if it is in a formal situation, we say animnida, animnida. At ang sumunod naman ay parada, parada. In Korean, it's parada, but in Tagalog, it's parada, parada, parada ng iba't ibang festival. So, mayroong parada. At sa Korean naman, ang parada ay isang dictionary form na verb. It means to wish. To wish. To wish. For example, 잘 되길 바래요. 잘 되길 바래요. Nasaan doon ang parada? So, yung parada ay naging 바래요. Ibig sabihin is, I wish you something good sa kung anumang ipinupush through ng isang tao. Parada. At ang huli naman ay nara. Nara. Sa Pilipinas, ang nara ay puno. In Korea, when we say nara, it means country. Country. So kapag sinasabi ng mga Korean or may sinasabi sila tungkol sa bansang Korea, sinasabi nila ay uri nara. Uri nara. Chowayo. For example, our country is good. So ito ay sinasabi ng mga Korean, our country is good. Uri nara, chowayo. Uri nara, chowayo. Nara, nara. Magkaparehas ang sound. So makikita natin, mayroong mga Tagalog words na may kaparehas na kaparehas ang sounds in Korean. Pero of course, iba ang meaning. At mayroong namang magkakaiba ang pagkakabigkas dahil ibang ang ini-stress, ano, ibang ini-stress doon sa word. Sa first syllable or sa second syllable. So, yan muna yung ilan sa mga Tagalog words na mayroong katumbas sa Korean words. So, meron tayong pari, pari, ani, ani, uri, uri, parada, parada, nara, nara. So till next time, and thank you for watching. Bye bye.